ang nakaraan sa Aces Life. Kasi nag-renew ako ng visa, so kailangan kong kunin. Gusto ko yung mukha ko ngayon, tingin ko, oh, ang taray. Pinaglaban ko talaga yung nose contour. Ang saya-saya talaga dito sa Manila, ate! Yung pangatlong beses ko na ngayon dito sa Madame Tussauds, pero binabalik-balikan ko talaga siya kasi sobrang fascinated ako sa mga wax museums. Mga world leaders, ganyan. At yaman din lamang na nandito kayong lahat. Nagpapakilala ako sa inyong lahat. Ako si Hara Bichesa, ang Hara ng Lireo. Hoy, Emma! Kapal na mukha mo! Siya, Emma! Kasi rush hour ngayon sa subway. Subway ba to? Basta sa train, nakakaloka. Magpapasosyal pa ba tayo sa subway? Nakakaloka. Pero ngayon, kukuha na nga ako ng visa sa Korean Embassy. Okay, bilang naiwan naman ako ng train ko, eh magpipa-picture muna ako. Grabe naman, 800 yen. Parang picture lang. Yan, isa kasi sa mga requirement sa visa eh. Itong passport picture. So, picture ako. Oh, pwede naman, no? Oh. Hindi na. Hindi kita naiintindihan. Are you sure? Oo nga, ulit. Oo. Marunong ako mag-picture. Ano ka pa? Ang genius ko kaya? Malaw, ano nga ang photocopy? Tatanga-tanga. Here we go. 3, 2, 1. Oh, di ba? Ang ganda. Passport. Okay, sige. Mabibigyan ako ng visa niyan. Perfect. Sorry. Please not detect. Oh, sige. I-retry. Sorry na. Okay. Ito, seryoso na. Promise. 3, 2, 1. Passport, teacher. Okay na. Ang pangit ko dyan. Pero sige na. Okay na. Para makasakay na ako sa tren. Wait, para mas gumawa ko si Liza dito na lang. Ano ang phenomenal sana nun kung yun yung passport picture ko, di ba? Oh, ayun, nalabas na daw siya. Ah, saan? Teka, may nagbibilang pa siya. 10, 9, 8. O, sige, iintayin kita. Tagal na. Oh, ayan, di ba? Ang perfect. Nakakaloka, sobra. Oh, ayan na yung train. Okay, good luck. Ang daming tao. Let's go. Okay, dito nga ako sa Asabu Juban. Kaso hindi ko alam kung saan ako pupunta. Oh, may temple. Magdasal muna tayo. Nakakaloka. Saan ako pupunta? Okay, buti na lang merong wifi dito sa lugar na to. As in, sa buong street. Nakakaloka. Ang tare. Ang yaman talaga nila. Pahingi naman akong pera. At sinesearch ko na yung Korean Embassy. Ayaw niyang ilocate. Okay, sa wakas may direction na ako. At 9 minutes away ang South Korean Embassy. Kaya ko to! Aja! Oo, Aja! Koreana! Medyo mainit. Ano ba yan? Iiting yung skin ko. Oh my God! Ngayon, bibili rin ako ng... Hindi ko nadala yung cup ko. Kailangan may cup ako kasi nga, artista. Hello! Tsaka, bibili na rin ako ng... Ang cute ng kotse. Oh, ang liit. Electric car! Ang taray ng streets. Tignan nyo. Oh, ang taray. Pangmayaman. Kasi itong Roppongi, pangmayaman talaga to. Kaya hindi nga ako nagpupunta dito kasi nga, tignan nyo, mahahalata talaga. Bali, ang ipinunta ko lang talaga dito yung South Korean Embassy. At 7 minutes away. So, kumain sa subway kasi diba dun kumakain sila Yuntak tsaka si Big Boss, diba? Wala, feeling lang. Okay, may picture na. Check. Passport, check. Alien card, check. Gusto ko sana mag-apply ng multiple entry visa para makapagbalik-balik ako sa South Korea. Para social, di ba? Alam mo yun, yung mag-weekend ka sa South Korea tapos yung magagawin yung mga assignments mo. Ganun ka, social! Pero hindi, seryoso. Gusto ko talagang bumalik doon ulit, ha? Kasi
di ba minsan mayroong mga discount na tickets? So yeah, why not? Grab the chance, di ba? Ayan, 5 minutes daw. Malapit na. Napaka-social naman ang neighborhood dito. Wait lang, mag-i-English ako. Tingnan nyo, ang social. Yung lugar kasi namin, kahit sabihin yung Tokyo, parang ano siya, residential area, kaya wala kang masyado makikitang kasosyalan. Makikita mo yung mga matatanda. Ayan, 3 minutes away. Mula dun sa embassy. Konti na lang. Kakaliwa tayo doon. Tapos yun na. Bale, congratulations sa akin kasi bilang meron na nga akong alien registration card, meron akong visa ko dito ay long term, hindi ko na kailangan magpakita ng banking statement na kaya kong tustusan yung pang Korea ko. Kaya nagpapasalamat talaga ako kay mommy sa mga sumusuporta po sa akin. Ayan, dito na. Kumaliwa na ako, malapit na. Sagasaan pa ako ni Mars. Pula kang kaya kita dyan. Okay, konting kembot na lang. Nandun na nga po tayo sa embassy. Ang init ha. Kastres. Ayan, taray. Bahay ba yan? Wala, may police wait lang. Mukha pa man din ako mamamatay tayo. Okay, sabi dito sa maps, 1 minute away. Ay, ito na siya, ang taray! Oh, pak! Apparently, hindi daw pala dito. Doon daw sa may, ano pa, sa may street doon. Nakakainis! Hello, eh, dito ako tinuro ng Google Maps. Ayun, sinusundan ko yung mag-jowa na yun kasi pupunta rin sila doon. So, ano, magmumukha akong stalker dito. Pero medyo nakakainis. Pinalipat pa nila ako doon. Hello, artista kaya ako sa Pilipinas. Pero it's okay. Ayoko kasi ng special treatment. Baka kasi sabihin ng press, saka sabihin ng mga bashers. Porket ako yung pinakasikat ngayon, gusto ko ng special treatment. Hindi po talaga. Okay, dito raw sa street na to, yung kukuhanan ng visa. Nakakainis. Sasaan? Okay, mali na naman po yung dinaanan ko. So, hulas na ako. Ano to? Sino gusto mapagbugbugan dyan? Ano? Game ako ngayon? Dali! So, dito ako nang galing kanina. Nalagpasan ko daw siya. O, diba? Ang galing-galing ko talaga. I'm so smart! Ah, ako naman pala ang mali. Ito naman pala yata. O, mukha nga namang, ano, Korea. Parang, ano, naglalakad nga ako dun sa Goblin. O, diba? Hajushi! It's beautiful life. Nakakainis, hindi kasi ako binigyan nitong papel. Ang tanga-tanga nung pulis na nakakabwisit. Andun na ako kanina pa. Kung hindi lang, kung binigyan lang ako nito, kanina pa. Nakakot. Wala akong tulog. Buti lang tinulungan ako nung isang pulis ko. Nakakainis siya. Yung pulis niya mataba. Nakakainis. Sino saan nakita sa'yo, Maris? But ayun, tinulungan ako ni Kuya. Buti na lang. Kasi kanina pa ako palakad-lakad doon. Pero nasasayang yung ganda ko. Ano ba? Sobrang masunurin ako sa direction. Sobra as in, sabihin mo lang sa akin ng maayos ha. Tsaka yung loud and clear. Pero hindi niya kasi nilinaw ng maayos. As in, sabi lang niya, sundan mo yung dalawang couple doon. Eh, anong pakialam ko doon sa dalawang couple na yun? So, ang summary, ako rin pala yung hindi sumunod sa instructions. Okay, kasi inunahan ko yung dalawa. Pasensya, competitive! Yan, oh, sige, maglakad tayo. Oo, masaya ngayon, Nobita! Okay, so ito, final na. Doon yung consular division ng South Korea. Okay, sige na. Okay, cool! Ay, masaya ako ngayon, ano ba? Oh, nakita ko na sa wakas sa inyong flag ng South Korea. Ay, hindi pala siya cute yet. Ito na ba? Ito, consular section. Tama, third floor, yay! Third floor. Let's go. Ay, konti lang daw yung fence. Ayun lang, tapos na. Mas matagal pa yung pinaikot-ikot ko doon kanina, nakakainis. Ayan, tapos na nga ako sa embassy. Congratulations! Sobrang bilis, pero parang ano sila magsalita. Parang ang sungit, nakakatakot. Oo. Pero okay naman, nag-smile naman sila, nag-thank you ako. Wala akong binayaran na visa application fee. Gusto ko sanang i-apply yung multiple entry visa, pero ewan ko, hindi ko alam kung pa ayun. Nakakatakot magtanong. Tsaka baka hanapan pa ako ng ano, ng financial statement. Sa Tagalog yung financial statement. Kaya mo ba? Ganda ka? Hindi. Tingnan nyo nga yung buhok ko. Hindi nga ako nakapag-ayos ng buhok ngayon. Tingnan nyo naman. Pero nakakamisisa yung bago kong buhok. Tingnan nyo. Andre? You want my destiny. Paayos na buhok. May nakita kasi akong parlor doon. Tingnan nga natin. Pwede ba ganun yung buhok ni Jolina magdangal dati? Ayun o, yung may pulang ano, yung highlights na pula. Ayan, di ba ganyan yung buhok ni Jolina dati? Hey, heaven! Nasa heaven ako! Sana talaga ma-approve yung application ko kasi nakapag-book na ako ng airfare at saka ng Airbnb. So, fingers crossed. Ito siya, oh.
ano siya, may pagupitan sa loob. Tapos, may parang coffee shop dito. Check nga natin. Ayan, Blue Ball Touch. Kakalabas ko lang, guys. Kasi naman, yung gupet, 3,000, o, diba? Ang ganda. Ha! Ang ganda. Wait, ayun, may salon pa doon. Mura kaya? Sana mura. Gusto ko po sana yung hair ko magbukang Korean eh. So, kasing ano, pabawasan yung sa baba para pag tumubo siya. Alam mo yun, yung pag ganun, yung parang Korean, ganyan. Ay, ewan ko, basta magigets nyo rin yun. Okay, kakalabas ko lang din dun sa isa. 3,000 rin yung haircut. Pwede po tuloy nyo na rin yung ulo ko, isabay nyo na. Ang problema rin itong mga to. Diyos ko naman, takba silang humawak ng gunting at napagkamahal naman ng haircut na yan. Hi! Hello sa Pilipinas, 80 pesos lang may kasama ng pang-ahit ng kilay. Nakakaloka. Nakakaloka dito, 3,000. Ano bang gamit nila pang gunting? Gold? Ay, wait lang naman. Ayan guys, I'm so proud of my new business venture. Ito na po ang aking pinatayong shop. Come on! Gusto ko talaga magpagupit ngayon. Nakakaloka. Hello. I am willing and I am able. Ang ganda naman dito sa Azabujuban. Parang bakla yung pangalan ng lugar, no? Azabujuban. Pero pangalan talaga siya ng lugar. O, tingnan nyo, o, parang ano. Parang siyang Paris, ganyan. Bonzo, bitch! Bumili ako ng bagong anelo. Akala ko, malaki siya. Sobrang pinagsisisihan kong binili ko siya. Sobrang liit. Tinitignan ako ni ate. Hala, oh, sige, oh, gusto mo mag-hello? May pamilya ka sa Pilipinas? Ano to, TFC subscribers? Ayan, hair salon. Kaso para siyang pang matanda. So, ayoko dyan. Tinan nyo, pati yung mga aso nila, yung mga pang mayaman, no? Diba, yan yung mga pang mayaman na aso, yung mga binibit-bit lang. Tinan mo, ayaw sumama sa kanya, oh. Ko alam kung saan ko gustong pumunta ngayon, pero hindi pa kasi ako inaantok, gusto ko pang gumala. Ay, pero hindi ko alam kung saan ako pupunta. Yun yung mga hayop. Parang tanga. Ma'am, si galing ako sa embassy ngayon. Tapos sabi ko, galing ako sa embassy ngayon. Tapos sabi ko, pag may nag-apply po na Camille Bartolo sa inyo, ano, sabi ko, wag i-approve kasi kapag hindi siya na-approve, sa akin mapupunta yung ano, yung pocket money niya. Sweet mo naman. Baka mamaya isang linggo tok po kilang yung ibaan mo sa akin lang. Oh, kailan ka naman pupunta sa Matubungkay? Babay na, sasakay ako ng train. Oh, kaya kayo dyan sa Pilipinas, huwag kayo masyadong magastos dyan, ha? Sabi ko naman sa inyo, hindi pinupulot ang pera dito. Uy, teka, may piso doon. Miggy, ilayo mo nga yung mukha mo sa screen. Ang pangit mo talaga eh. Joke lang. Kailan ka po magpapadala? 3 years. 30 years na po delay, mama. Kung saan na yung train ko, napakadaldal mo. Babay. Ngayon, pumunta ako dito na sa malapit na mall sa amin kasi medyo inaantok na rin ako, pero gusto ko talagang ipaano yung buho ko talaga. Gusto ko nang ipagalaw talaga. Meron naman akong suki dito eh na ano na parang salon. Pero promise, after nito magtitipid na talaga ako kasi nga Korea, di ba? As much as possible, gusto ko sanang magbaon ng puro yen lang. Ayokong gamitin yung nasa bangko ko na pera kasi ewan ko, parang nakakapanglumo kapag nagbabalance inquiry ka, di ba? Kasi di ba parang pag nagbabalance inquiry ka, parang akala mo madadagdagan to yung balance inquiry ka, di ba? Basta yun. Ayun guys, baka i-tweet ko yung account number ko, tas sana lagyan nyo ng pera. Ayan, dito. Malapit na lang dito yung bahay namin, tas dito ako palagi nagpapagupit. Dito, yung pinapagupitan ko. Mabait yung nagugupit sa akin eh. Pero minsan hindi ko siya maintindihan kasi nagahapon siya. Actually, gusto ko ipahaba yung buho ko. Kaso, tignan niya naman, nasa awkward stage siya ngayon eh. Tapos kaka-DIY ko ng kaka-DIY. Ayan, hindi ko na alam kung anong itsura niya. Talaga hanggang sa banyo, nag-vlog ako. Panghe! O, ayan, sosyal. O, asan na ang drinks? Sarap lang, walang drinks. Joke lang yun. Humanda kayo sa paghihigante ko. Thank you.
Emilia! Ivy! What brings you here? Nandito ako para ipamukha sa'yo na bumbuo ako at buhay na buhay ako. Of course you are. You should be. Hayop ka. Alam ko ikaw ang kumuha ng mga lalaki para ipaghahasa ako. Pero nandito ako para sabihin hindi mo ako mapapahiba. Ano? May sasabihin ka? Why are you blaming me? At bakit hindi? Ha? Hindi ako nakikipagduguhan sa'yo! Ito ang tatandaan mo, ha? Tandaan mo! Ito na ang huling beses na pagtatakaan mo ang buhay ko dahil sa susunod, papatayin kita. Planchahin ko. Syempre natakot ako nung nakita ko kasi nakakatakot. Ang dami. Ulan kasi ng ulan. Tapos hindi ako nakapagplancha kasi syempre hindi nga nakapaglaba. Paano magpaplancha? Ano pa planchahin mo kung hindi ka naglaba, di ba? Mga tao naman ang kausap ko dito. Ano, nag-iisip naman kayo, di ba? Pero ayan, oh. Tingnan nyo naman ang pang-Korea. Sorry. Medyo mahal nga lang yung gupit. Kesa, pero mas mahal naman doon sa pinuntahan ko kanina, ha? Kasi mahal talaga magpagupit dito sa Japan. Pero worth it naman, oh. Tsaka may kasama siyang massage, ganyan. Pero wait lang, bago ako magplancha, ah. Bibili muna ang pagkain. Gugutom ako. Ah, Lapanga. Ano pagkain? Open the door for me. Ito, milk tea. Tapos may siopaw. Tapos may, ano doon, may chicken. Yung maanghang. Ang sarap. Yummers, kain tayo. Ayan, tapos na ako magplancha. Congratulations at natutulog na si Emma. Okay, magmumuni-muni muna ako dun sa labas. Let's go. Ayan, dyan nakatira yung kapitbahay naming hayop. Napakasungit ka. Alam mo kung sino hayop ka. Ayan, nakakabit yung camera ko sa bike. Sobrang tagal na sa akin itong bike to. And congratulations, hindi pa siya nasisira. Ay, nakakaloka. Wait lang. Prosesi ako talaga, Johnny. Ngayon, wala. Mag-iikot-ikot lang ako dito sa ano paligid-ligid. Kasi merong tunnel dito na malapit sa amin. Yung parang sa Goblin. Tapos wala lang. Dala ko yung isa kong camera. Kasi yung isa kong camera, hindi masyadong powerful sa shooting. So, hindi siya masyado effective nung ginamit ko siya dito. So, nagdala ko. And itatry ko siya. Magpo-photoshoot ako mag-isa. Sobrang independent ko kaya. Saka buti na lang walang masyadong mga taong dumadaan dito. Kaya ano. Tsaka ako lang talaga yung tao dito. So, hindi ako nababother. Ayan, pasensya na kayo. Walang masyadong ganap today. At pagkatapos ito, pupunta na ako dun sa restaurant ni Muda. Pero wala eh. Mula nung pagka-uwi ko kanina, nakatulog ako. Tapos naligo lang ako. Tapos yun, nag-ayos na ako. Tapos nagpaka-IV agwas na ako. Pero so far, ang pinaka-highlight lang today, eh yun nga, yung nag-apply nga ako ng Korean visa. Na sana ay ma-approve. Nakakaloka pag hindi na-approve. Diyos ko, nakapag-book na ako ng lahat-lahat. Paano? Ano pagsasayang ng pera ito? Pero sobra excited na ako ulit na mag-explore ng bagong lugar. Kasi ako, nakakamiss yung ganyan kasi palagi ka nasa comfort zone mo. Alam mo yung parang nag-burnout ka, parang ano, walang bago, ano ba yan, ano nangyayari sa life ko, bakit paulit-ulit na lang lahat, parang lahat nasa cycle na lang. Hindi naman ako nagre-reklamo, sobrang thankful nga ako na sobrang steady lang yung life, wala namang masyadong problema. Pero alam mo yun, nakaka-burnout kasi lalo na kapag hindi ka nakakita ng mga bagay na bago at hindi ka nakakapag-experience ng mga bagong bagay. Actually, kanina nga nag-search ako ng mga scholarships sa Korea at saka sa Taiwan kasi ewan ko, parang gusto
gusto kong matuto ng bagong language. Tapos gusto kong lumabas sa comfort zone ko. And ewan ko, parang sanay na ako na mag-isa na lang. Ewan ko ba? Siguro gets nyo yun. Hindi ko naman sinasabi may iwan ako mag-isa ng lahat ng mga kilala ko. Pero na-enjoy ko kasi yung ako lang mag-isa. Ewan, pero siguro naman may mga nakakagets sa akin. Pero sana na-enjoy nyo ang vlog na ito. This has been me, AC, signing off.